Hindi nga maganda mga idol ang naging update ng team ng Los Angeles Lakers sa kanilang superstar na si LeBron James. Maraming nga for sure na Lakers fans ang mangangamba, mag-aalala at mamamroblema dito nga sa update ng Lakers. Kung saan sinabi nila sa Twitter, LeBron James has been evaluated by Lakers team physicians and medical staff and it has been determined that he has sustained a right foot tendon injury. James will be re-evaluated in approximately 3 weeks. Yan mga idol ang nagbigay ng sakit ulo sa mga Lakers fans. Ang huling sentence sa report ng Lakers na James will be re-evaluated in approximately 3 weeks. So mga idol, hindi lamang 2 weeks na inaasahan natin, kundi lumala pa nga at naging 3 weeks na ang update matapos nga ng further testing ng doktor ng team ng Los Angeles Lakers. So from now nga mga idol, ang maaring maging balik ba ni LeBron ay after ng 3 weeks kung saan March 24 ngayon. At sa 3 weeks ngang yon, ang team ng Lakers ay maglalaro ng 11 games. At mga idol, keep in mind, marire-evaluate pa lamang si LeBron James after 3 weeks. Hindi babalik na siya after 3 weeks. Kapag dumating na ang March 24 mga idol, ay itetest muli ang kalagayan ni LeBron James kung complete din na ba nga siyang gumaling or kinakailangan pa ng panahon para nga pagalingin pa ang right foot tendon injury ni LeBron. So for example, 3 weeks later, na-test na nga si LeBron James at sinabi ng Lakers na okay na nga daw siya, ready na siyang bumalik. Hindi naman mga idol agara na babalik si LeBron, magra-ramp up pa yan ang kanyang practice and approximately 3 to 5 days nga daw ang itatagal nun. So realistically, ang maaaring maging balik pa ni LeBron ay sa katapusan pa ng March, sa March 29 onwards, kung saan ang Lakers ay meron na lamang natitira nun na 6 to 7 games. At yan mga idol ang best possible scenario sa injury ni LeBron na after 3 weeks ay completely na siyang magaling. Pero let's say nga mga idol, after 3 weeks at na-test muli si LeBron James at nakitang hindi pa nga siya magaling and another week or possibly another 2 weeks na pahinga, ayun ay talaga namang napakalaking problema dahil ibig sabihin lang nun, hindi na makakabalik si LeBron sa Lakers this season. So in short, kinakailangan ng team ng Los Angeles Lakers na pumasok sa playoffs without LeBron James. Yan nga mga idol ang best possible scenario at ang worst possible scenario sa injuring ito ni LeBron. So let's hope na lamang na yung unang option, ang best possible scenario ang mangyari na after 3 weeks magaling na si LeBron. Balita rin naman sa atin ni Chris Sainz mga idol, which is good news nga rin na hindi na nga daw kinakailangan ni LeBron James ng surgery at pahinga lamang. Kailangan lang mawala yung pamamaga ng paa neto ni LeBron James kagaya nga nung nangyari kay Anthony Davis. Hindi na kailangan ng surgery mga idol at kinailangan nga lang ipahinga. At yan ang gagawin kay LeBron, pahinga muna sa ngayon. At sa Instagram story nga neto ni LeBron James ay nag-uumpisa na agad ang kanyang road to recovery. Nag-post mga idol na siya nga ay underwater getting treatment. So talaga nga namang isa itong malaking test para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Kumbaga sa gagraduate, eto na ang final exam ng team ng Los Angeles Lakers kung sila nga ay makakapasok sa playoffs. Kinakailangan nga na mag-step up ng bawat isa in the absence of LeBron James, lalo na ang kapartner niyang superstar na si Anthony Davis na for sure aasahan ng mga Lakers player pati na rin ni Coach Ham. Kaya naman mga idol, sa next 11 games ng Lakers ay makikita natin kung talaga bang legit na playoff contending team itong Lakers ngayon or mag-i-struggle nga sila. Let's see mga idol.